Good morning, sunshine! Happy New Year po sa lahat! Ayan, kita nyo, sobrang dami na niyang bulaklak. Ayan, update to sa ating mga halamanan. Dami na niyang bulaklak. So, may gagawin tayo ngayong araw na to. Tapos, itong isa, ayan, sobrang laki na niya. Ayan, may ginawa din ako dito. Papakita ko sa inyo para paano gagawin natin, paano tayo makapagpabunga ng mas marami at paano sila mas lalong lumaki. Good morning, sunshine! Happy New Year po sa lahat! Ayan, kita nyo, sobrang dami na niyang bulaklak. Ayan, update to sa ating mga halamanan. Dami na niyang bulaklak. So, may gagawin tayo ngayong araw na to. Tapos, itong isa, ayan, sobrang laki na niya. Ayan, may ginawa din ako dito. Papakita ko sa inyo para paano gagawin natin, paano tayo makapagpabunga ng mas marami at paano sila mas lalong lumaki. Pero bago ko po ipakita yun sa inyo, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking halamanan dito sa Dubai. Ayan o, yung kamatis. Sobrang tatabanan niya. Panoorin nyo rin po yung ibang vlog. Tapos, ito yung luya, ang laki na niya. Tapos, ito yung ampalaya. Ito, sure ako, yung balilima na aloe vera, tsaka ito mamamatay na yan. Kasi, wala po yung ugat nung aking itinanim dyan eh. Natunaw na yata. Ayan o, ito, buhay naman tong dalawa. Now, ano nga bang gagawin natin? Magpo-prone tayo. Ito yung saglit lang ah. Hello, ayan, magpo-prone po tayo. Ang ibig sabihin ng proning is tatanggalan natin ng mga sanga ang ating sili para mas marami siyang ibunga. Ito, alam nyo, kaya ito mabilis lumaki kasi yung unang bunga niya, nasaan na ba yun? Unang bulaklak niya dito sa paway, tinanggal ko yan. Kaya tinan nyo, sobrang bilis niyang humaba dito. And ang dami na niya dito mga bulaklak. Tignan nyo itong mga iba, hindi ko pa siya natatanggalan. Ang tagal niyang lumaki, pero magkakaedad lang naman itong mga to. So, ang purpose kung bakit tinatanggalan ang unang bunga, yung unang bulaklak dito sa paway. Lagi nyo makikita ang unang bulaklak niyan sa paway, sa sili. So, meaning, itong unang bulaklak tatanggalin natin para makafocus ang sili sa paglaki, pagpapalago dito. Kasi, pag pinatuloy natin yung unang bunga, mag-i-stop na yung, hindi naman mag-i-stop, babagal yung paglaki ng ating sili. Just because, mafocus na yung nutrients, yung nutrients ng halaman dito sa unang bunga, which is hindi pa naman dapat siya pabungahin dahil bata pa. So, ano naman ang pruning? Ano ang purpose ng pruning? Ang pruning is, ito pong mga, tawa natin yung camera ha. Ayan. Yung pruning, kasi dalawa tong sili na to, kung mapapansin nyo, dalawa, kasi wala akong taniman. Ang pruning is, tatanggalin natin yung mga sanga dito sa baba. Hanggang dito. Yung mga sanga dito sa baba, tatanggalin natin para mas lumago. Kung tayo kasi, yung old way of farming, hindi natin yan tinatanggal kasi ang laging sinasabi natin is, marami pa yung ibubunga. Hindi po, babagal ang paglaki niya and mas, hindi siya bubunga ng mas maganda. Pero pag tinanggal natin itong mga sanga na to, inasanga dito, ayan, tatanggalin natin yan. Mas lalo po siyang dadami ng bunga later on. Ipapakita ko yan sa inyo. Yan, tanggalin muna natin. Ayan, may ano ako dito, oh. Kamatis pa. Dikit-dikit na sila kasi wala tayong lupa pa. Ayan. Tatanggalin natin. Isa. Sayang to, pang tinola din to. Kaso, wala pa kaming, dahil pa namin gulam, eh. Ayan.
Huwag po kayo manghinayang magbawas kasi that way yung ito pong ginagawa natin na to, mas ano yan, mas lalong magpuproduce yan ng mas maraming bunga later on. Para yung nutrients niya, pataas lang lahat ang punta. Yan. Dami oh. Pero, wag na wag niyo pong tatanggalin. Yung iba kasi lahat tinatanggal, pati ang dahon. Wag niyo tatanggalin yung dahon. Kasi yung dahon, napaka-importante niyan. Dahil dyan, ito ang nagpuproduce ng sa photosynthesis. Ito po. Yung sa nutrients ng halaman. So, ayan, nakalbo ko na siya, itong isa. Hindi naman nakalbo, yun lang sanga-sanga. Natanggal na natin siya, yung mga sanga-sanga. Ito na siya. Tapos, okay lang na may mga bulaklak dito sa dulo. Ayan po, papakita ko sa inyo, ha. Ayan, may mga bulaklak sa dulo. Marami na yung bulaklak, eh. Meaning, tas ulit natin. Kasi wala akong taga-video. Ayan. Ito po, hindi na natin tatanggalan. Ayan yan sa taas na yan. Hindi na natin tatanggalin yan, itong mga sanga na to, kasi hayaan natin siya dito sa taas magsanga ng mas marami. Basta't ito lang sa baba, bago mag letter Y, lagi yan sa CV may letter Y. Sa letter Y, dun yan una nagpuproduce ng bulaklak. So, yun yung tatanggalin natin, yung mga sanga dito sa baba and yung unang bulaklak niya. Para makapag-focus siya ng pagpapalago dito sa taas. Then later on, hayaan na natin magtuloy-tuloy yung bunga. I-update ko po kayo dyan. Now, lahat tatanggalan muna natin to. Sana may magtinola para may haluan ito. Kasi, ang habol talaga namin dyan yung dahon. Pag po kasi hindi natin to tinanggalan ng ganito, na mga sanga-sanga, kung ang purpose nyo ay pagpapabunga, lalago lang siya ng lalago, pero hindi siya bubunga ng marami. Yan. Hindi siya bubunga ng marami, dadahon lang ng dadahon. So, hindi lahat ng sili natin ay tatanggalan natin ng sanga, kasi ang purpose po natin, di ba, sa ibang sili is ating, di ba, ano lang ang kukunin natin doon, yung dahon para sa mga pangtinola, ganyan. Pero magtitira tayo ng ilan na papadahunin lang natin. Ayan po, tapos may isa pang malaki pala dito. Ang dami natin nakuha. Sana may magtinola. Kasi sayang to. Tanggalin na natin para mas makalaki siya. Makalaki siya ng todo. Ayan o, nakalbo na siya. Hindi naman kalbong tunay na ito. Tanggalin pa natin to. Ito sa baba lang. Pag po kasi yung old way of farming, natutuwa tayo pag sobrang lago ng halaman. Pero hindi po kasi siya, sa modern farming, hindi po siya okay yung ganon. Kasi lalago siya lang lalago, hindi naman makakapag-produce ng mas maraming bunga na yun yung inaasahan natin. Then tatanggalin natin to, itong unang bulaklak, pababayaan natin itong nandito sa kabilang dulo. Tatanggalin natin to. Basta't kahit anong halaman, mapa ano man yan, ayan o. Kahit anong klaseng halaman, tatanggalan na, magpo-pruning po tayo. From bottom to hanggang dun po, mga hanggang limang sanga, 1 to 2, limang sanga, kailangan tanggalin natin yun. And lahat ng klase ng halaman, unang bulaklak o unang bunga, wag po natin yung papatuloyin. Para makapag-focus siya sa taas ng pagpapalago ng kanyang halaman. Then later on, makakapag-produce siya ng mas maraming bunga. Ito na yon. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Maliwalas na siya dito sa baba kasi tinanggalan na natin. Then tomorrow, papakita ko ulit sa inyo or i-update ko kayo po palagi kasi sobrang dami na niyang bunga. Oh, bulaklak, kung mapapansin nyo. Ito ang biglang lumaki kasi tinanggalan ko kaagad siya ng first flower. Then itong mga to, pansinin nyo, putot. Ano bang putot sa ano? Yung puyot, ano yung... Yung maliit, hindi siya makalaki. Kasi nga, ang dami niya pang mga sanga at saka yung sa bulaklak at bunga. Meaning, nag-i-stop na siya doon. Doon napupunta lahat ng nutrients na nakukuha niya. So, tatanggalan din natin lahat yan. Hindi pa
alam kung kita niya kasi ano eh, against the light. Umiikot na siya. So, pag nagkaroon din siya ng mga sanga, puputulan ko din yan para mas makapag-focus siya dun sa taas. Ang paglaki-lago muna niya. Hindi ko muna siya papabulak-lakin din. Ganon din po itong aking kamatis at saka yung aking kalabasa. So, kung may natutunan po kayo sa aking vlog, dito sa aking mga halaman, itry nyo rin. Magtanim kayo dyan sa mga gilid-gilid ng bahay ninyo para may aanihin kayo later on. And i-update ko po kayo sa mga susunod ko pang vlog dito sa aking halaman. Yun lang, and Happy New Year po sa lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Happy New Year everyone! Happy 2021! God bless po! Bye-bye!